120 million? Ganun mo kamahal na benta yung comics? No. Ha? Laking pera nun na. Talaga palang mahal yun? Eh oo, kaya lang parang nakukonsyensya ako. Kasi parang hindi ko naman pinagtrabahuhan yun. Parang wala naman akong ginawa para makakuha ng ganun kalaking pera. Eh, pero hindi mo rin naman nakuha yun sa masamang paraan. Eh, talagang nagkataong nandun lang yun sa bag. Oo nga, pero iniisip ko kasi baka kung iba nakakuha nun, baka mas nagamit niya yung pera. Sa bagay. Ano iniisip mo? Eh, kung gamitin kaya natin yung pera para makatulong sa iba. Maganda yan. Oo. Eh, kaso baka naman abusuhin ka lang. Alam mo yun yung tipong hindi naman talaga totoong nangangailangan, pero lalapit sa'yo. Hindi, di ano. Isikreto na lang natin. Hindi naman laki lang malaman ako yung tumutulong, di ba? Mas maganda. Parang ano lang. Vince! Pinapunta mo raw ako. Ay, di ba naikwento mo yung bubong nyo, pinapagawa nyo, Janice? Ay, oo. Nag-canvas na ako ng materials. Malapit na rin ako makaipon ng pampagawa. Okay ba? O, eto na. Ito na gamitin mo. Ano yan? Oh, dami na ito ah. Eh, okay lang yan. At yan na ang gamitin mo. Pambili ng materyales, tapos kumuha ka na ng taong gagawa para hindi ka na mag-absent sa opisina. Pits, nakakaya. Hindi, ano ka ba? Tumulong ka naman sa akin kasi sinumahan mo ako para maibenta yung comics. Balato ko na sa'yo yan. Nakakaya talaga, Pits eh. Uy, ano ka ba? Tanggapin mo na. Ikaw naman panay. Eh, nakakaya, nakakaya. Eh, nakakaya naman talaga, pero sige, salamat na rin. Uy, salamat. Hoy, Jeje! Diyan ka mahiya, akin yan eh. Dibali na. Dibali na. Sa'yo na. Kakaya naman sa'yo. Toy. Oy. Ito oh. Tumitingin kasi ako ng mga grupo na tumutulong sa mga nangangailangan. Marami naman. Tapos nabasa ko yung kwento ng mga taong natulungan na nila. Ay, okay yan. Makapwedeng dyan lang tayo pumili na matutulungan. Paano? Tignan natin. Basahin natin yung mga problema nila. Tapos kung sino yung tingin nating nangangailangan talaga, edi yun ang piliin natin. Pwede. Basta lamang, iniisip ko nga rin mag-ikot-ikot eh para baka sakali may makita tayo ng mga nangangailangan talaga. Di, tulungan natin. Pwede yan. Kwentahin natin kung magkano yung ibibigay. Pero dapat depende sa problema. Oo, dapat. Uy, o nga pala, meron akong kakilala na nangangailangan. Baka pwede mo tulungan. Nangangailangan talaga? Oo, nangangailangan ng kwentuhan. Anong kwentuhan? Ay, bitay naman. Ay, bakit? Pangangailangan naman talaga yun, di ba? Oo! Ito naman. Oh, yun na ba yung mga ipamimigay mo? Oo. Buti naman nagpatulong ka na. Eh, naisip ko kasi, hindi lang naman ako mag-isa ang gumagawa nito. Itong pamilya natin ang gumagawa nito, kaya dapat malaman din ng mga bata, di ba? Maganda yan. Pero basta, walang ibang makakaalam, anak, ha? Oo, opo, tay. Ilan ba nagagawa mo? Eh, nakakasampu na ako. Dinedepende ko dun sa pangangailangan ng taong pagbibigyan namin na nakita namin ni Chito. Repeat my friend! What's going on? Ha? Meron kayong itinatago ah. Kami? Wala. I mean, forget that. Tungkol sa hinihiram ko. Kung may panahon na kayo ngayon, baka I can tell you my story? Ano ba yan? Well, kasi meron akong gustong taong tulungan. Eh, awang-awa ko talaga sa kanila dahil talagang nangangailangan sila, wala naman akong magawa. Nangangailangan? Mm-hmm. Paanong tulong ba ang gusto mong gawin? Well, siyempre, yung maitutulong ko sa kanila, basically monetary. Eh, yun lang talaga ang magagawa ko para sa kanila na ma-appreciate nila. Ito nga, oh. Gumawa ko ng listahan. Dami naman ito. Dami. Oh. At pati si na baby, si Maria, si Robert. Pati si Patrick nandito. Ano ba listahan to? Well, malistahan ko ng mga utang niya sa amin. Utang niya sa inyo? Opo, sir. Kasi binigyan namin siya ng ultimatum na kapag hindi siya nakabayad, papabarangay namin siya. Eh, babayad naman talaga ako eh. Nagipit lang ako. As a matter of fact, kaya ako nandito, naghihingi ako ng tulong kay Pipito. Naku, bakit hindi kita matutulungan dyan? Sorry. Patanggap naman ako ng cheque. Naamoy ko may cheque dyan sa briefcase na yan eh. Sige na, just write me a check and I'll be on my way. Wow, tindi mo. Nakakaamoy ka ng cheque, ha?
Nakita mo ba yung mukha na ako po doon? Kung hindi, bakit? Si Guardian Angel yun. Binigyan ako ng cheque, 100,000. Grabe, ang para na kanya. Para sa Pepito? Uy! Hi! Miss Magda, anong ginagawa niyo dito? Ah, nag-coffee lang ako dyan. Ah, coffee? Maganda. Diyan relax kayo konti. Alam mo ba kung saan ako nag-coffee? Saan mo? Isang ka rin nagkape. At alam mo ba, nagkataon, nandun din si Guardian Angel. Naglagay siya ng cheque sa loob ng sobre. Aha? Si Guardian Angel? Andyan? Si Guardian Angel? Huwag ka na mag-deny, Pepito. Nakita kita. Ikaw si Guardian Angel. Ako? Hindi. Palabiru pala kayo. Paano maging ako yung si... Pepito, nakita kita. Sige, aminin ko na. Ako ngayon, pero pwede yung... Huwag nyo lang ipagsabi sa iba. O sige. Pero matanong ko lang, bakit pa ba ginagawa yun? Gusto ko lang makatulong doon sa mga totoong nangangailangan. Pero di ba, hindi naman na kailangan malaman na ako yun. Tumutulong sa kanila. Pero paano mo pinipili yung mga binibigyan mo? Iba-iba ho eh. Yung iba sa internet. Yung mga yung nasa Facebook fanpage na ginawa nila. Yung iba naman kagaya yung waiter kanina. Narinig ko nagkikwento ng problema dun sa kasamahan niyo. Yung naisip ko, bigyan na rin, tulungan na rin. Alam mo maganda yan ha? Pero hindi ba kiniklaim ni Carlos na siya si Guardian Angel? Papayag ka ba doon? Bahala na ho siya. Konsyensya niya na ho yun. Paano kung wala siyang konsyensya? Yun lang. Pero pwede ba makiusap? Ano yun? Baka pwedeng atin-atin na lang to ha. Hindi na makalabas sa iba, hindi nyo na may kwento sa iba. Sige, naintindihan ko. Salamat. Gusto niyo magkape? Di ba kakakape pa lang natin dalawa? At hindi naman ngayon. Bukas o sa ibang... araw ko. Okay. Pumasok na ang lahat ng mga boto ng mga members. Pero at this point, hindi na kailangan yun. Before we announce the result, Mr. Carlos, meron ka bang gusto ipagtapat? Ako? May pagtatapat? Ano? Anong pagtatapat ko? Full disclosure sana, Mr. Carlos. Full disclosure? There is no need for full disclosure because there was never a concealment from the very beginning. Mr. Carlos, sana sabihin mo lang kung bakit ka nag-resort sa ganung tactics for the position. Sabihin mo sana lahat. Tactics, me? It's not in my nature. There is no need for full disclosure because there was never a concealment. There was never a concealment! There was never a concealment! Walkout na naman. Miss Magda, dahil disqualified si Mr. Carlos, by default, ikaw ang nanalo as chairman of the events committee for the year 2017. Teka lang po. I think pagkatapos ng lahat ng nangyari, I think talagang kailangan may full disclosure para malinawan kayo. What do you mean? Hindi ba nung in-interview ako ng isang gabi, ang sinabi ko, kilala ko kung sino ang tunay na Guardian Angel. At talagang kilala ko po siya. Palagay ko siya talaga ang nararapat na maging chairman natin dahil sa napakaganda ng puso niya. Actually, ni-request po niya ako na huwag kong sabihin kung sino siya, na huwag i-reveal ang kanyang tunay na identity. Pero kailangan po ninyo siyang makilala. Mga kaibigan, ang tunay na Guardian Angel, si Mr. Pepito Manaloto. Sorry, Pepito, ha? Hindi, okay lang. Talaga nilang malaman eh. Okay lang, Ms. Magda. At may gusto lang akong sabihin. Gusto kong malaman nyo na hindi ko ginawa yun para makuha tong posisyon na to. Kaya ko ginawa yun kasi para sa akin yun, yung tama eh. Kaya kung pwede lang sana... Sa atin na lang to, wala nang makakaalam. Sekreto po natin to, pwede po ba yun? Mga kasama, ang ating bagong chairman, Mr. Pepito Manaloto.